Nadine Lostre o Nadine Alexis Padilla Lostre sa totoong buhay. Isa siya sa pinakasikat na personalidad sa kanyang henerasyon. Binansagan siyang multi-hyphenate star dahil sa sunod-sunod niyang pagkapanalo at pagtanggap ng mga recognition galing sa mga prestigyosong award-winning bodies katulad ng FAMAS at Mixed Music Awards 2019. At siya ang nanalong Best Actress sa FAMAS Awards dahil sa husay niya sa pelikulang Never Not Love You. At mas lalo pang umugong ang pangalan ni Nadine Lostre nang hakutin niya ang mga top prizes sa Mixed Music Awards. Siya ang nanalong Artist of the Year at Female Artist of the Year. At ang music video ni Nadine Lostre ang nanalo bilang Music Video of the Year. Kaya hindi talaga maikakailang isa siya sa certified sikat sa showbiz ngayon. Pero paano nga ba nagsimula si Nadine sa showbiz? Nagsimula si Nadine Lostre bilang isang child TV host sa RPN Network nung 9 years old pa lang siya sa isang children-oriented show na may title na Storyland. At noong 2009 ay inilaunch ng Viva Entertainment ang pop girls group at isa si Nadine sa mga member nito. Pero kalaunan ay umalis siya sa grupo para magsimula sa kanyang solo music career. Naging matagumpay ang solo music career ni Nadine Lostre dahil sa kanyang sunod-sunod na hit single tulad ng Paraparaan, Paligoy-ligoy, New Erase, Bahala Na, and Hanap-hanap na kasama ang kanyang on-screen partner dati na si James Rhee. Nakalaunan ay nagiging real-life partner din. At noong 2015 ay umingay ang pangalan ni Lostre sa music industry nang gawaran siya ng SBS Pop Asia, isang popular Australian music show na nagbo-broadcast ng Asian pop hits ng Titanium Award. Isa si Nadine sa mga iilang famous artist na nakatanggap ng Titanium status. Kabilang dito ay ang mga K-pop groups na Super Junior, UKIS at EXO. At mas lalong umugong ang pangalang Nadine Lostre nang humakot siya ng maraming awards sa 2016 Philippine Mix Music Awards. Siya ang nanalo bilang favorite artist at favorite female artist. Nanalo din ang kanyang kanta bilang favorite song at favorite music video para sa kanyang kantang Me and You. At hindi lang doon natapos ang kanyang mga awards dahil siya din ang nakatanggap ng favorite collaboration award para sa kanyang kantang Hanap-hanap kasama si James Rhee. At itong 2019, matapos niyang manalo bilang Best Actress sa FAMAS, ay sunod-sunod ang naging blessing ni Nadine Lostre. Dahil sa siya din ang nakatanggap ng maraming awards sa Mixed Music Awards ng taong ito. Halos hinakot na ni Nadine lahat ng mga top prizes ng Mixed Music Awards. Kabilang na dito ang Music Video of the Year, Artist of the Year, at Female Artist of the Year. At ang kantang Prom kasama si James Reid ang siya din nanalo bilang Media Soundtrack of the Year. Paano nga ba nagsimula ang acting career ni Nadine Lostre? Taong 2014 nang iproduce ng Viva Films ang film adaptation ng best-selling novel na Have You Seen This Girl? At personal na pinili ng author ng novel, si Nadine Lostre na gumanap sa role ni Ia Rodriguez. Ito ang kauna-unahang pelikula na pinagtambalan ni James Reid at Nadine Lostre kasama si Yasi Prisman at Andre Paras. Naging matagumpay ang pelikulang Diary ng Pangit at tinangkilik ng maraming manonood ang tambalang James Reid at Nadine Lostre. At dito na nga nabuo ang phenomenal love team na Jaden. At dahil dito, sila din ang napiling bumida sa film adaptations ng dalawang best-selling books. Kabilang dito ang Talk Back and You're Dead na sinulat ni Alisana Marie at ang Paris Hopeless Romantic na sinulat ni Marcelo Santos III. At noong 2015 ay nakasama sila sa Metro Manila Film Festival movie entry ni Vice Ganda at Coco Martin na Beauty and the Bestie. Ang pelikulang ito ay dinirek ni Wen V. De Ramas, nanguna ito sa takilya at kumita ng 526 million pesos in local and domestic screening. At isa ito sa pinaka-highest grossing Filipino films of all time. At taong 2016 ay pinalabas ang kanilang movie na This Time at kumita ng 15 million pesos sa unang araw pa lang. Taong 2018 ay ginawa nila ni James Reid ang kanilang comeback movie na Never Not Love You.
umani ng maraming positive reviews ang nasabing movie at maraming humanga sa husay ni Nadine bilang Joanne sa nasabing pelikula. At kamakailan lang ay pinahanga ni Nadine ang lahat nang siya ang gawaran ng Best Actress Award sa 67th Filipino Academy of Movie Arts and Sciences Awards or FAMAS. Paano nga ba nagsimula ang umugong ang pangalan na Nadine Lostre sa telebisyon? Noong 2014 ay pumirma si Nadine Lostre at James Reid ng 2-year exclusive contract sa ABS-CBN. Marami silang naging proyekto katulad ng Once Upon a Time, MMK at marami pang iba. Pero isa sa kanyang breakthrough at pinaka-popular na role ay ang pagganap niya bilang Lea Oliver sa ABS-CBN primetime Bida series na On the Wings of Love kasama si James Reid. Dito na nagsimulang sumikat ang Jaden Loftim, tinangkilik ng maraming tao ang kanilang teleserye at always top sa ratings. At dahil sa tagumpay ng series nila na On the Wings of Love, ay sunod-sunod na ang mga proyektang natanggap ng Jaden Loftim. Marami silang mga TV endorsements at nagkaroon pa ng concerts and world tours. At taong 2016 ay in-announce ang kanilang first major concert na may title na Jaden in Love. At makatapos lang ng 7 oras matapos i-announce ang concert ay nagkaroon na ng 9 million pesos revenues. Sa press con ay in-announce na nga na sold out na ang general admission tickets. Maraming taong gusto pang manood kay naging available ang SRO o standing room only. Naging matagumpay ang kanilang kauna-unahang concert sa Smart Araneta Coliseum. At dahil na din sa malaki ang fanbase ng Jaden overseas, ay nagkaroon din sila ng Jaden in Love World Tour noong taon din yun. Dinala nila ang Araneta concert sa Doha, Dubai, London at Milan. At ang kanilang second world tour na tinawag na Jaden High on Love ay ginanap sa North America. At taong 2018 ay pinuno ng Jaden ang Araneta Coliseum sa kanilang concert entitled Revolution. At noong 2017 ay nanalo si Nadine Lostre sa AFHM's Sexiest Woman in the Philippines. Tinalo niya sa butuhan si Kim Domingo, Rian Ramos, Jessie Mendiola, Ellie Nadarna at maraming iba pa. At alam niyo bang hindi lang sa pagganda, pagsayaw at pag-arte magaling si Nadine Lostre, magaling din siyang direktor. Siya ang nag-direct sa music video ng kanyang boyfriend na si James Reid at marami pang iba. At talagang hindi paawad si Nadine Lostre dahil pati business industry ay pinasok niya. Siya ang kauna-unahang Filipina celebrity na nakipag-collaborate sa international brand para sa isang makeup collection. I-launch niya ang kanyang first ever makeup collection na tinawag niyang Lostress at nakipag-collaborate siya sa isang international Australian brand. At noong 2018 ay nirelease din ni Nadine Lostre ang kanyang kauna-unahang signature fragrance na tinawag niyang Luster. Kaya naman sa dami niyang recognitions at achievements sa showbiz, hindi maikakalang si Nadine Lostre ay certified sikat.